kinakausap ko yung kapatid ko. Nag-iiyakan kami. Tapos nagsabi yung papa ko na gusto niya daw matulog. Yun yung pinaka kinatakot ko na yung sinabi niya na gusto niya daw matulog. Patuyo ko yung book ni Anika guys bago pumasok sa school dahil papunta kami sa winter season, medyo malamig na, so kailangan patuyuin yung buhok niya. Kaya binili ko tong dryer para po sa kanya. Ayan, sige. Nakakas going to school. Mama? Nakakas going to school. Oh, wait lang, we're going to tie you here. Apply this one. Applyin ko si Anika guys na ito oh. Yung fabric roll-on para sa mosquito. Wait lang baby. Since nga, di ba rainy season tayo, ang lamok. Ah, turn your back. See, Mesho? Wow, di ba? Ganda-ganda ng Anika. Babe, may I see your face? In your bag. I put her bag. Bye-bye. Study well. Tinakbuhan na ako ng loka. Good afternoon, guys. Kamusta kayo? Hindi ko na napagpatuloy yung pag-vlog ko kanina dahil nakatulog ako. Kagabi na alas dos na kami natulog ni Rin. Si Rin umiiyak. Di ko alam mo lagi yung problema niya. At every night, lagi siyang nagsusuka. Before matulog, lagi yung gano'n na na-observahan ko siya for the past 4 days. Na gano'n na lagi yung routine niya. Na, ah! Si Anika. What is that? Huh? Baby sound. Huh? Baby sound. Oh. Bait-bait naman ng Ate Anika na yan na napapatuto siya. Baby sound. Aba? Hello Google? What is that? Hello Google? Hmm. Ano yan? What are you searching? Aba? Nagsisearch siya ng lullaby songs. Bait-bait naman ng Ate Anika. Pakis nga. Pakis, be. Kiss mama, be. Bait-bait naman yan. No, don't jump there, ha. Pinatutugtugan niya ng lalabay song si Rin. Ayun nga. Saan nga ba tayo? Sa pagchichismis natin. Na for the past 4 days, lagi siyang nagsusuka at na umiiyak. Hindi ko alam yung problema ni Rin. Every time lang yan na matutulog kami, pero kung umaga hanggang gabi, wala naman. Before lang talaga kami matulog, doon siya umaatake ng suka niya, tsaka nung, ano tawag ito? Hindi siya makatulog. Parang naging routine niya na. So mamaya, ang gagawin ko, before we sleep, konting gatas lang ibibigay ko sa kanya. Pero kasi kagabi kasi, binibigyan ko na siya ng gap, guys. Kung magpapabigay ako ng gatas sa kanya.
Like for example, number 2 yung lagi ko tinitimpla sa kanya. Yung number 1 muna pa. Yung number 1 muna pinapaubos ko. Then after right, after 30 minutes, ipapaubos ko rin yung natirang isang scoop ulit. So yun yung ginagawa ko para may hindi siya inusuka. Pero sinusuka niya pag gamit. Pero kung umaga na, wala namang problema. So hindi ko alam kung bakit, anong rason. And at the same time, yung doktor na magpapa-inject sa kanya, hanggang ngayon, wala pa. Hanggang ngayon, hindi pa kami na-injectan. So sabi ng assistant kanina ng doktor, tawagan na lang ulit. Yes na? Nag-order na naman kami guys ng aming pananghalian. Dahil nung ika-third day na to na wala kaming gas. Naubos nung nakaraang araw, hanggang kahapon pa kami naghihintay ng gas, hanggang ngayon hindi pa nila dinideliver. Kaya for the past 3 days po, pagkain sa labas ang namin kinakain. We have here. Ano ito? Ay! May pa, ano sila, tawag nito dessert, gulab jamon to. Tumorder na kami ng biryani. Sana naman yung biryani naman, hindi na naman tigas yung manok. Ayan, biryani and starter. Come here, Anika, don't shout there. Putok si Anika. Ito, chili chicken to. Ano ba ito? Ayan. Siyempre, hindi kompleto ang ating Indian food pag walang mga ganyan-ganyan na. Ito, gravy to para sa biryani. Ha? Huh? You're going to eat na? What is that? Ha? Huh? Ina. Inila niya ako. What happened? What are you? Why are you dogging me? What happened? Let her sleep there. Baby. Ate Anika, let's sleep for the meantime. Mait-mait na Ate Anika niyo, no? Say hello, Google, be. Hello, Google. Ha? Ha? Ano siya? Ano? Baby ma. Ha? Baby. Baby na. Why? Ay, put talala ba isang sinibaya? Baby ring? And I'm sleeping. Ah, for her to sleep. Okay, we're going to have... Let's go na pa. Bait-bait ng ati Anika nyo, no? Wait lang, ay. Do you want to eat on your own? Ang lagsis. Do you want to eat your own or you want mama to feed you? Now, get the bowl. I'm not in the bowl, mother. Shall I put on your plate pa? Pa. Pa, shall I put for you? Ha? Huh? Ito yung ating biryani. Mama, biryani ni Belay. Mama, it is a menu. What is that? It's the vegetables for health. Wow. In order pala natin guys sa big biryani to. Kasi may starter kami, yung ito, chicken. So sabi ko kay Papa, yung vegetable biryani nila pa may mga gulay-gulay tayo. Looks like spicy pa. Mukha siya maanghang, good luck kay Anika. Ito lang problema ko pag yung aming pagkain ni parcel. Ha? Oh, wait lang. Si Anika, maanghangan, nahirapan ko magpakain sa kanya. Hindi ko alam kung natira kami ng curd. Nahaluan ko ng curd para mag-balance yung anghang tsaka yung last. Yung... Mama, oh. Opo, wait lang. You're going to have vegetables. What? Kain tayo, guys. Ang anghang, lumuto lang si Punko. Da, Anika. Kasi Anika, fight na fight. Oh, ah, very good. Ate Anika, come here. Finish na, da. Come here. Spicy? Gagawa nga ako mamaya ng juice para ano, tawag nito. Para mawala ang hang namin. Sabi saan, uminom ngayon ng juice eh. Kasi nung wala ng oras, mamaya ako nalang gagawin. Onion. Ang sarap ng onion guys, pagpapatakan mo ng lemon. Kasabay dito sa spicy. Sarap. Before nung unang salta ko dito, sabi ko, masarap ba yung onion? Ipa-partner mo dito, hindi kaya mga mo yung bibig mo. Wala na guys.
Masarap talaga ng biryani, guys. Kaya yung mga nasa Maynila natin manulod, try niyo yung pumunta sa mga Indian restaurant and try this biryani. Lalo na yung mutton biryani, recommended talaga yan, guys. So, alright, guys. Hindi ko napapatagalin muna itong vlog natin dahil may natanggap akong bigla ang tawag mula sa bahay namin. Talagang naghalo-halo yung emosyon ko, guys. At hindi nga inaasahan na pagtawag sa akin ng kapatid ko. Actually, bago yan. Ngayong araw talagang pinapursige ko na kay Papa na ipa-alakad na yung birth certificate ni Rain. So, ngayon, pumunta na sila doon para ibigay yung pangalan, i-re-register ng pangalan. So, yung sa pangalan pala ni Anika, guys, sa mga Hindu nga pala, meron silang ritual dito na yung pangalan nila nakadepende yan sa oras, araw, at buwan kung kailan sila ipinanganak. So, dun sa tatlong yun, nakadepende kung anong ang unang-unang pangalan ng magiging ng iyong anak ng mga Hindu. So, kay like for Anika, yung first name ni Anika is Yoshika kasi yun yung sa Hindu tradition, yung pangalan naka sa ganung araw at oras is kailangan nagsisimula sa YO. So, ang pang-unang-unang pangalan ni Anika is Yoshika. Yoshika Anika, so puro kaka. And so, and then, ang kay Rain, medyo rin kanina, kahapon pa sana itong mairirehisto. Kaso lang, medyo na-confuse kami kung anong sinabi niya Pujari sa amin. Pero sabi ko, I still remember that yung sinabi ng Pujari is, oh, nagsisimula yung kay Rain. So, kanina, naghaharap kami ng pangalan na magsisimula sa O para kay Rain. So, medyo limited lang masyado, hindi... limited lang masyado yung magiging pangalan sa O kasi hindi ganun kagandahan mostly ng mga pangalan. So, medyo mahirap kumanap-hanap ng pangalan nagsisimula sa letro O. Ang gusto ko sana yung, ano bang pangalan yun? It's either Odette o Hannah. Onelia. Onelia, medyo, ano pa eh, tawag nito? Medyo classic pa eh, no? Pero gusto ko sana yung Onelia and Odette. May isa pa, pero yung napili ni Papa is Umiiyak, which is, I don't like. Why I don't like Umiiyak? Because that is goddess of life and death. I don't like that name. Sa meaning na yun yung death, life and death. Parang si kamatayan. Kaya nga, sabi ko sa kanya, ayoko ng pangalan na yun. So, wala na rin kami napili dahil... busy nga si Papa, so sabi ko, sige, bahala ka, basta i-attach mo yung Lorraine kasi ipangalan ko na sa kanya. Sabi ko, sundin mo yung gusto mong sundin, basta ipangalan mo yung Lorraine sa second name niya. Kaya, ayun. So, ipinadala ko at Papa yung spelling ng Lorraine. At ito na ngayon na tanggap kong tawag mula sa bahay namin. Talagang, ayan yung dahil ako, medyo magayong mata ko. Kasi, so hindi naasahan, guys, kasi si ayaw kumaiyak kasi yung papa ko nagkaroon na siya ng mild stroke before nung nasa high school lang ako, so nangyari na naman siya this time, kanina lang, but I'm glad naman naging okay naman si papa, guys, kasi kanina daw napansin kasi ni mama itong mga nakarang araw. Kaya nga, napadala ko ng pera dun sa kanila last time. Hindi naman, hindi ganun kalaki, guys. Na parang pambili ng gamot ng papa ko. So, na-notice ni mama na medyo hindi daw makatulog sa gabi yung father ko. Tapos, kanina lang, napansin nila parang medyo hindi maganda yung pakiramdam ni papa. And then, tapos kanina, biglaan lang, good thing is nandun yung aking brother-in-law tsaka yung lolo ko. Time na timing, gumisito yung lolo ko. So, ayun. Ang nangyari kanina, bigla lang daw bumagsak si Papa. Tapos, bigla na daw kanina, pasensya na kasi nagpuputul-putul ako. Bigla na daw siya bumagsak kanina. Kasi,
Tapos ano, tumirik yung mata ni Papa. Tapos nangingiwi na yung bibig niya. Kaya kanina, kinakausap ko yung kapatid ko. Nag-iiyakan kami. Kasi nga, ayun yung nangyari sa kanya. Tapos, good thing, nandun yung lolo ko and hinatak niya yung paddock area ng papa ko. Bigla doon nagising yung papa ko. Tapos nagsabi yung papa ko na gusto niya daw matulog. Yun yung pinaka kinatakot ko na yung sinabi niya na gusto niya daw matulog. Sabi ko, dapat isugod nila sa ospital. Pero naging okay naman daw si papa, which is I'm very, very, very glad. Dangan nga lang sabi ko sa kanila, eh, kasi lang gabi na ngayon doon at malakas na yung ulan. Pagpabukas na lang daw. Kaya ito na lamang itong papa ko, ay matigas naman ang ulo. Sabi niya, okay na daw siya. Sabi ko, kailangan pa-check up talaga kasi nga hindi mo medyo okay ngayon, baka mamaya atakihin na naman siya. Yun yung hinatatakot ko. Sabi niya, bukas na lang daw. At maulan-ulan din. So, kita ko na yung picture ni papa talaga. Alam niyo ba guys, yung itsura nung umalis ako mula sa Pinas, okay po siya. Pero ngayon kasi medyo matayat na si papa. So, yun yung ikinalungkot ko din. Sabi ko, ayoko may mangyari sa papa ko kasi hindi pa ako nakaka-uwi. Gusto ko pa makita yung dalawa niyang apo sa akin. Kaya kanina talaga nagkukwento kami ng kapatid ko, eh, isa pa to yung pinangang, yung financial kasi hirap kasi magpadala dito guys, na wala akong ma-account sa Pinas. Ang hirap magpadala sa Pinas. Talagang yung mga Pinay dito, nag-exchange sila. May mga bangko sa Pinas na nagpapasuyo. Kasi nga hindi nga pwede magpadala dito yung mga Indian na kahit in-laws pa nila or parents in nila yung papadala nila, hindi pwede. Kaya yun yung isa kong masasabi sa mga Pinay na may mga jowa na Indian na gustong tumira dito sa Pinas. Bago kayo pumunta dito guys, mag-open kayo ng bank account nyo dyan sa Pinas kasi napakahirap magpadala ng pera. Kailangan mo pang magpasuyo. Kung wala ka pang mapapasuyo, napakahirap. Napakahirap talaga. Kaya sa mga pupunta dito, may balak tumira at magstay dito, mag-open po kayo ng bank account nyo. Kasi mas madaling i-transfer yun sa account mo. So yun lang po yung masasabi ko sa inyo. O, kanina talagang nag-ano kami kung nagko-community kita ko sa kapatid ko kung ano yun. Kasi yung kapatid ko nasa ano rin, nasa abroad din guys. Timing nga naman, wala siyang pinanghahawakan ngayon. So yun yung naging tawag nito problema ngayon namin. Kanina kinausap ko yung papa ko, sabi ko magpa-hospital na. Ayun, ayaw makinig. Ayun, natama, numingiti-ngiti pa. Sabi ko, ay nako, hintayin mo pa bang maulit sa yung nangyari sa'yo kanina. Sabi niya, bukas na lang magpapa-check up ako, sabi niya. So, nakita ko naman medyo okay naman si Papa. May ngiti-ngiti pa, may ngiti-ngiti. Tapos mga mata namin, mga ano pa, ugto pa. Ayan, sige, ngiti ka pa siya, sabi niya. Pero, I'm so very happy kasi hindi siya talaga na-fall sa stroke talaga na hospitalize si Papa. So, hindi. Talagang okay yung bibig niya, okay. So, yun nga, yung pinagpapasalamat ko talaga yun. Nung nakita ko si Papa, parang gumaan yung pakiramdam ko. Pero siyempre, hindi man tayo dapat kailangan magpakapanting, di ba? Dahil sa mga ganyang sakit, alam nyo na, medyo may edad-edad na rin si Papa. So, yun nga, yun, sabi ko, kaya sinabi ko sa asawa ko na talagang pursigihin na i-process na yung mga papel ko. Kaya, ngayon nag-uusap nga kami kanina. So, nandito na lang muna guys dahil medyo ano yung isip ko pa, parang humilipad pa at dala rin ng si Papa, may pinagdadaanan din dahil sa trabaho niya, parang nagsama-sama guys, parang mga sabog yung pag-iisip namin ngayon, parang hindi stable yung pag-iisip namin ngayon, so yun na lang muna guys at maraming salamat nga po pala sa inyo na patuloy na sumusuporta sa atin, no? At may nakikinig sa atin, may nakakaunawa sa atin. So, maraming salamat, guys. Ayan, so, that's it for today's muna. At magkita-kita na lang po tayo sa susunod nating vlog. So, i-update ko kayo kung ano yung mga kaganapan namin dito. So,
Thank you so much, guys. God bless. Good night. Take care and have a good night. Bye-bye.